Welcome back to Usapang Bayan at kasama pa rin natin ang ating Deputy Governor Nesting Espenilla. DG Espenilla, yung issue natin na pinag-uusapan tungkol sa thrust ng bagong administrasyon, paano ho ba masusuportahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga plano at gustong mangyari ng ating bagong Duterte Administration? Okay. Alam mo, magandang katanungan yan. Sa nakaraang mga panahon, malaki rin ang effort na ginawa ng Bangko Sentral na patatagin at gawing malusog ang ating banking system. Bakit ko pinapansin yung bagay na yon? Kapag ang ating banking system ay matatag, meron siyang ability to support, to provide loans, to provide financing to the activities that are necessary to have economic growth that is equitable. The Duterte administration, if we listen carefully to what it is saying, basically it wants to have a more equitable distribution of wealth and opportunities, not just in Metro Manila and the cities, but also to the countryside. Gusto ng administrasyon na matulungan natin ang ating mga SME. At malaking bagay din para sa ating ekonomiya na humabol tayo sa mga infrastructure. Alam mo naman, sa kakulangan, malaking challenge yan kung kulang tayo sa kalye, sa tulay, sa airport. Ang paglago ng ating ekonomiya, the growth of our economy, will always be limited if we have inadequate infrastructure. So these are some of the needs. Now, a healthy banking system should be in a position to provide financing to SMEs, in a position to provide financing for infrastructure to be built, should be in a position to, you know, as our people become more prosperous, syempre gusto niya ring mag-save for a rainy day. So gusto natin siyang bigyan ng mga opportunity para makapag-save at also to participate in economic growth. Kasi alam mo naman yung savings, hindi naman tutulog yan sa banko lang. So the banks are really financial intermediaries. Yung savings natin, ang gagawin naman ng banko, yan naman ang pauutang. Yan ang diyan umiikot ang ating ekonomiya. Kaya importante yung pag-ikot na yon for the economy to keep growing. And then also the financial system will be the venue for the flow of remittances. Alam mo naman ang remittances is about 10% of our GDP. Mm-hmm. So mahalaga na ang sistema natin supports that. Pero pa kami isang gustong mangyari. Alam mo, isang challenge sa ekonomiya natin is we are an archipelago. So fragmented ang Pilipinas. Ang paggalaw ng pera, yung paggalaw ng mga piso, physically mahirap yan dahil kailangan mo pa siyang dalahin, bantayan, etc. So ang gusto pang isang mangyari ng BSP in support of this administration is to move us into modern digital payments. So gusto nating gawing ang pagbabayad is electronic using our mobile phones, using debit cards. So hindi na natin dala-dala sa bulsa yung pera. At kung ikaw naman, ano ba, no, nakatira ka sa bukid at ang talagang gawain mo ay magsaka, hindi ka na kailangan bumaba pa sa bayan just to do banking services and then take time away from what you like, what you do. So you can bank by telephones, by our mobile phone. So yung mga ganong klaseng mga solusyon ang hinahanap natin sa Bangko Sentral para maging madali at mas accessible ang financial services para sa taong bayan. Alam niyo ho, Governor, yung nabanggit niyo ho yung ATM card or debit card, marami hong nagrireklamo dyan. Mm. Ang reklamo ng mga boys na naho-hostage yung kanilang ATM card ni Mrs.
hindi na ho nila nakikita yung sweldo nila. Kaya kuminsan yung iba eh, naku, bakit ba na-invento yung ATM card na yan, di ba? Eh, gusto nila sana dati yung payslip na cash ang binibigay sa kanila, di ba? Eh ngayon eh, wah, hindi pa nila natatanggap yung pera eh, ano na, na-hostage na, na-intercept na. But that promotes savings. Sir, since we're talking about savings, do you also recommend yung investments naman po? Since Sir George mentioned earlier na maliit lang po ang interest sa banks, do you recommend investing in stock market? Most especially na parang maganda po yung activity ng stock market ngayon. Nung first State of the Nation address po ni President Duterte, pumalo po sa 8,000 levels yung stock market. Okay. Maganda rin tanong yan. Actually, kung titingnan natin, an ordinary person, we actually need a range of financial products. So, isang klaseng product, we've been talking about it, yung mga savings accounts. Kasi you need that for transactions, day-to-day usage. Ngayon, tama rin ang observation mo na hindi naman ganun kalaki ang interest sa savings account. Pero sigurado yung principal mo. So, as a person, gusto naman natin meron tayong choices. Kung gusto natin ng mas malaking return, pwedeng mangyari yan. So, by investing in stocks, which is basically investment in companies. But ang importante rin, kasama rin sa aming advokasya ay ang financial education. So, kailangan lang maintindihan ng isang tao na ang halaga ng investment mo nagbabago ng mas malaki kesa sa savings. Pero pwede rin, mas malaki naman ang return mo. So, mayroong trade-off. Higher risk, higher return. Importante yan na matandaan ng isang tao. So, anong ideal na kombinasyon? So, dapat meron kang pera na pang araw-araw na maaasahan mo savings. Kumbaga running fund, sir. Parang ganon. Running fund. Oo. So, pero meron ka rin yung pang long-term money mo. Hindi mo naman kailangan kaagad. Gusto mo naman kumita ng malaki-laki. Pwede mo siyang itabi a portion. Hindi lahat. Huwag mo itataya lahat sa mga stocks. And then within stocks, mamimili ka rin. Merong stocks na mas malikot ang halaga at meron namang parang mas stable, may dividendo pa. So, pinag-aaralan din yung bagay. Hindi dapat na ang unang, alam mo, ang first rule sa ganitong mga bagay, don't do anything na hindi mo naintindihan. Intindihin tama mo muna. Po yan. Intindihin mo muna. So, bago ka, so, walk before you run, ika nga, no, ha? So, walking means savings account muna. As you become more familiar, you go into mga bonds, and then, as you become more knowledgeable, you go into stocks. Pero meron ding shortcut dyan. Pwede kang mag-invest sa fund. Ano ba yung fund? So, imbis na nag-i-invest ka sa isang stock lang, isang kumpanya, pwede kang mag-invest sa isang basket. Ang basket, iba-iba yung laman. Kung sa tunay buhay, ang basket, merong atis, merong suha, etc. Ito naman, merong, doon sa basket mo, merong bonds, merong equity na iba-ibang klase, merong equity na real estate, merong equity na utility. Oo. So, ang kabuuan nun, safer yun dahil diversified. Hindi, kumbaga, hindi nakataya yung pera mo sa isang basket na pwedeng mawala. So, but at the same time, ang return on is higher than the ordinary savings. So, maraming choices. Importante lang na intindihin mo, lahat yan kasi dapat pag-aaralan eh. So, but there are choices na pwede nating pagpilian. DG Nesting, no? Siguro ho, pwede natin pag-usapan rin. Yung kuminsan ho, marami ho sa ating mga kababayan ang nabibiktima dahil kasi napakalaki ng inaalok sa kanila ng interest ng mga ibang bangko na parang halos kaduda-duda na. Ano ho ba ang masasabi nyo para maiwasan ng ating mga kababayan na yung hard-earned money nila ay parang mawala na parang bula? At paano natin ho sila napoproteksyonan o paano na gagawaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagproteksyon sa kanila sa mga pangyayaring ginagawa ng mga ibang bangkong ganyan? Alam mo, ang the way to look at these things is actually shared responsibility yan. So, to begin with, ang isang bangko, ang bilang tagabantay ng mga bangko, gusto namin na ang mga bangko ay
pinapalakad sa tamang paraan. So maraming involved dyan na proseso na ginagawa ang Bangko Sentral. Una muna, sinusuri namin kung sino ba ang mga nagpapalakad ng bangko. Tinatawag namin dito fit and proper. So yung mga manager niyan, yung kanyang mga direktor, sinusuri yan ng Bangko Sentral na may kaalaman at mapagkakatiwalaan. It begins with that. So ang bangkong mahusay ang pamamalakad will protect the public's money. So, but to make sure that they are actually doing that, ang BSP, meron din kaming inspection. So, ina-examine namin ang mga bangko from time to time. Under the law, annually, sinusuri namin kung ano yung kanilang pamamalakad and nagbibigay din sila ng report sa amin. So, yun ang tinatawag nating bank supervision process. Ang pangatlong pillar nitong sistema na ito na shared responsibility, ikaw naman, bilang isang kliyente ng bangko. Una muna, yung nabanggit natin kanina na more risk, more return. So, wag tayong masyadong maghangad ng napakataas na interest dahil malamang ang napapasukan mo na alanganin. So, you have to have reasonable expectations. Huwag kang naghahanap na halimbawa ng double your money. Kakalagay mo lang ng pera. Isang linggo. So isang linggo, gusto mo doblado na. Maraming scam. O scam nga, karamihan na ganoon. So ang mangyayari doon, imbis na madoble yung pera mo, mawawala na parang bula. So kasama sa yung responsibility is yung first of all, manage your expectations. At ikalawa, kilalanin mo rin kung sino yung bangko mo. So you have to trust, kasi ano rin yan eh. So you're going to trust somebody with your money. Dapat intindihin mo rin kung anong ginagawa nung bangko, kung tama ba yung kanyang pamamalakad. Kung sakali ho ba meron tayong isang depositor sa bangko na parang ino-offer siya ng napakataas na interest rate, pwede ho ba niyang, saan ho ba niya pwedeng i-contact ang BSP para tanungin kung legitimate yung bangkong yan at kung yung palagay niyo ho, okay lang ba ho yung interest rate na napakalaking ibinibigay nila? Meron ho bang hotline o website ang BSP na pwedeng lumapit ang ating mga, yes, kababayan? Meron tayong website sa BSP, has a website. Pwede niyo siyang bisitahin sa Bangko Sentral. I-google niyo lang yon. Bangko Sentral ng Pilipinas. O kaya kung gusto mong mag-email, consumeraffairs@bsp.gov.ph. So, yun ang isang paraan. So, if you want to inquire, gusto mong magtanong, ito bang bangkong ito ay lehitimo? Pwede mong tanongin yan sa BSP. O kaya, kung nagkaroon ka na ng problema, ang advice namin, halimbawa, parang hindi ka nasyahan, parang sa tingin mo, nadehado ka sa serbisyo sa iyo ng isang bangko, una muna, magreklamo ka dun sa bangko mismo. Because ang bangko may obligasyon na tratuhin ng maayos ang kanyang customer. Ngayon, kung hindi ka pa rin masatisfied doon, pwede kang tumakbo sa BSP at tutulungan ka namin. Okay, so we'll have to have another station break. Makakasama pa rin po natin si BSP Deputy Governor Nesting Espenilla sa ating pagbabalik. Please stay tuned. Thank you.